Hindi ko alam kung saan ko itong umpisahan. Hindi ko naman talaga kailangan mag-explain eh. Hindi ako dapat mag-explain sa inyo. At sa mga nagbabash sa akin ngayon, may mga nagbabash sa akin. Hello sa iyo, Beb. I-off mo yung ano. Anong nangyari? So, sabihin ko muna kung ano nangyari. Yung cellphone ko na ginagamit, kung sino man yung nag-post noon, siya yung may hawak ng cellphone ko ngayon. So, ibig sabihin, kaya naka-laptop ako ngayon. Parang, yan nga, parang na-hack yung ano ko, yung cellphone ko. Teka na, ba't ganun? But parang hindi ko na, asan yung ano dito, yung first comment talaga? Sa pinakataas. Oh, hindi, ito eh, dito. Dapat sa pinakababa. Hindi ko nababas. Kasi umaangat ito eh. Okay. So, hindi ko kailangan mag-explain dapat eh. Kasi sa mga nagbabash sa akin, dahil sinasabi nila na ako yung may kabit, niloko ko yung asawa ko, hindi nyo alam yung sitwasyon ko eh. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Ayokong mag-live sana eh, kasi ayokong mag-drama dito. Kasi gusto ko positive, di ba? So, mabasa yung comment niya. Kasi gusto ko positive. Ayoko sanang mag-live. Pero, gusto ko malaman din ng ibang tao. Okay? Kung ano yung pinagdadaanan ko sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko inaamin sa inyo kasi ayoko ma-upset yung iba sa nangyari sa amin ng asawa ko, ha? Ano ba to? Harainis. sa nangyari sa amin ng asawa ko, hindi nyo alam kung bakit nangyari yon. Hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi ko lang ma-explain sa inyo yung totoo. Hindi ko ma-explain sa inyo yung totoo kasi ayokong ma-upset kayo. Ayokong madismaya yung iba. Kasi alam ko marami kami na inspired. Alam ko marami kaming na-inspire sa relasyon namin ng asawa ko. Matagal na eh. Matagal na to. Matagal namin iwalay. Iwalay kami pero hindi pa kami divorce. Okay? Na-explain ko na to dati sa iba kong sa mga show ko. Siguro mga 10 months na, 10 buwan na. Hindi ko kailangan explain yung buhay ko sa inyong lahat. Kasi kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Ayoko sabihin sa inyo kasi ito yung real talk ng buhay ko ngayon. Tapos meron na ako naging boyfriend. Meron na ako naging boyfriend ngayon. Ayun na, inaamin ko na sa inyo ha. Meron na akong boyfriend ngayon. Nung naghiwalay kami ng asawa ko, mga ilang buwan na nakakalipas, siya yung nakipaghiwalay, hindi po ako. Yung asawa ko yung bumitaw. Yung asawa ko yung nag-give up. Hindi po ako. Kasi meron kaming merong mga against. Hindi niyo na kailangan malaman 'yon kung sino. So meron kaming naging conflict ng asawa ko nung umalis siya. Kaya kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng LDR successful. 'Di ba? May real talk ako niyan.
So, nung wala na kami ng asawa ko, matagal na, na may nakilala akong isang lalaki na akala ko naman, okay sa akin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin. Maraming salamat din sa mga nagbabash. Sinasabi nila na ako yung may kabit. Hindi po ako yun. Wala na kami ng asawa ko. Hindi ko lang maamin sa inyo kasi nasasaktan ako. Kasi ayokong ma-upset yung iba na nai-inspired naming dalawa, yung relasyon namin dalawa ng asawa ko. So, minaalala ko ngayon isang lalaki. Nakakala ko naman, may kita ko sa kanya yung kung anong meron yung asawa ko. Kaya lang ito yung nangyari, binlockmail po ako. Siya po yung nagpo-post nun kanina. Yung sa mga pictures, hindi ko po alam. Hindi ko alam na pinopost niya yon kasi hawak niya cellphone ko, hawak niya lahat ng pati bank account ko, lahat hawak niya. Wala akong hawak ngayon. Nakikita niyo naman, naka-laptop ko lang yung nadala ko. Kaya nasa laptop ako naka-live ngayon. Ang hirap ng hindi nyo alam. Pero please, wag nyo na akong i-bash kasi hindi po ako nagloko, hindi ako hindi ako naging kabit, hindi rin ako like na sinasabi ko sa mga real talk ko, pinapayuhan ko pa yung iba na wag ganito kasi hindi ako ganun eh. Hindi nyo lang alam talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi nyo nararamdaman kung anong meron ako ngayon. Sana wala na magbabash sa akin. Sana supportahan niyo pa din ako. Ha? Yun lang naman yung gusto ko eh. Hindi naman ako nakilala dito dahil lang sa asawa ko. Diba? Sana mahal niyo pa rin yung asawa ko. Kahit kanin yung ginawa sa akin ng asawa ko, hindi ko siya pwedeng siraan kasi ganito yung nangyari sa aming dalawa porque wala na kami. Ang nangyari lang talaga is nagbago siya kung ano-ano na yung sinasabi niya sa akin. After na bumalik siya, nung pagkabalik niya, okay pa kami, then nakalipas yung ilang buwan na nandito na siya, bigla na lang boom, bigla na lang wala, bigla na lang siya umuwi sa kanila. Bigla na lang siyang nandun sa nanay niya. Bigla na lang na ayaw niya na. Bigla na lang nagbago yung pananaw niya na siya yung nag-give up. Kipilit kong nilalaban yung relasyon namin dalawa pero ayaw niya na talaga. So, sa mga nagsasabi na masama akong asawa, masama akong babae, may kahalikan ako ibang lalaki sa picture, go, whatever, kahit anong i-comment nyo sa akin, okay lang. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ako nagloko sa asawa ko. So yung nag-give up. ayaw niya kaming dalawa, ayaw naming sabihin sa social media to eh. Kasi alam namin na magiging ganito. Gusto namin ilihim na lang, go with the flow, kung ano na lang meron kami. Meron na siya, meron din ako, nagkaroon ako. Una siyang nagkaroon. Bago ako, kung hindi nyo alam yun. Kasi nga hindi ko naman sinasabi sa inyo. So, una siyang nagkaroon, bago ako. Okay? Pero pinilit kong nilaban yung relasyon namin dalawa. Pero hindi na talaga kaya, hindi na talaga mag-work. Kasi nandun na siya sa nanay niya. Salamat pa rin sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa akin, pati sa asawa ko. Ang dami naming memories. Kaya nga hindi ko na binabalik, hindi ko na binapanood masyado kasi mas nasasaktan lang ako. Nasasaktan din siya. Parehas kaming nasasaktan. And yun nga yung sitwasyon ko sa bago kong boyfriend na siya yung kasama ko na hindi naging maganda yung ano namin ngayon, yung naging takbo ng relasyon kasi
Ako pinipilit kong mag-move on eh sa asawa ko eh. Pinipilit kong gawing maganda yung relasyon namin dalawa nitong bago. Kaya lang hindi talaga siya nag-work. Alam ng kaibigan ko yan eh, di ba, babe? Hindi talaga siya nag-work. Mga close friends ko lang ang nakakaalam ng ano, ng pinagdadaanan ko ngayon. Iyak mo lang yan, madam, para ma-release mo. We're still supportive. Maraming salamat sa mga still sumusuporta sa akin. Huwag nang ihangad si Afam kasi iba na eh. Iba na, hindi na kami, yung sitwasyon namin dati, hindi na ganun ka, tawag doon, paano ba to? Hindi na ganun ka, katatag. Di madali mo yung LDR. Ka na umiyak, Madam Kilary. So, na-explain, ayoko talagang ano, ayoko talagang bigyan kayo ng ano, ng iniisip din. Kasi problema ko to eh, di ba? Kaya lang sa nangyari kanina, yung pag-post nung lalaking na yon, eh hindi ko nagustuhan. Talagang kinuha niya yung Facebook account ko, yung cellphone ko, kinuha niya para i-post lahat yon, para ipahiya ako sa social media, para sabihin sa social media na wala na kami ng asawa ko, siya na yung bago kong jowa. Ayaw niya akong iwanan. Okay? Kaya gumagawa siya ng paraan para maano ko sa kanya. Eh, alam mo yung nasasakal ka na, kung meron kayong jowa na sinasakal kayo, kasi siya, tinitingnan ko yung ano niya eh, yung ugali niya, kung ano meron ugali yung asawa ko, hinahanap ko sa kanya. Pero wala, sinasakal niya talaga ako. Yung parang lahat na lang ng kilos ko dapat alam niya. Lahat na lang ng kausap ko dapat alam niya. Tapos sasabihin niya sa social media para good image siya. Siya yung tama, ako yung bad. Nasasabihin niya, ako yung toxic, ako yung manipulating, pero hindi ako yun, siya yun. Diba? Sasaktan ko yung ibang mga may gusto sa relasyon namin na asawa ko, pero that's life. Life must go on. Pang ilang breakup ko na ba to? Isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo na to, pangatlo na to eh, sa asawa ko ngayon, pangatlo na. So, napagdaanan ko na din naman to. So, pero hindi pa kami, ikaklaro ko lang ah, hindi pa kami divorce. Hiwalay lang kami. Hindi pa kami divorce ng asawa ko, hiwalay lang kami. Pero meron na siya. Meron na siyang bago. Okay? Hindi na ako yun. Hindi na ako. Meron na siyang iba. Kailan lang naman ako nag-boyfriend eh. Kasi gusto ko mag-move on talaga. Kasi hindi ko talaga maano eh. Pero tinry ko lang naman. Tinry ko lang naman naka-move on. Kasi focus naman ako sa ibang bagay, pero pinakitaan ako ng maganda nitong isa eh, kaya akala ko okay na. Pero ngayon, sa ginawa niya sa akin, eh parang sumobra naman na yung pagiging mabait ko. Kaya nga, madam, waiting ko tong live mo kasi nawiwindang talaga ako. Nawindang din ako! Alam niyo ba kung ano nangyari sa akin ngayong araw na to? Bago niya to i-post. Lahat ng gamit ko, tinago niya, cellphone, IDs, bank account, lahat. Lahat ng card ko, tinago. Pati yung susi ng sasakyan, tinago niya. Naglakad ako all the way sa bahay ko. Dito kasi wala talaga ditong commute, walang jeep, walang tricycle, wala lahat. Lalakarin mo talaga kung wala kang sasakyan, maglakad ka. So, ang layo ng nilakad ko para lang makarating dito sa bahay ng kaibigan ko. Kasi gusto kong lumayo sa side niya eh. Kasi ayoko nang argue talaga. So, yun, naglakad ako. Pag biglang tumawag yung kaibigan ko, nasabi niya, eto na, pinagpo-post na nga daw niya. Nung lalaking yun, yung mga ano naming dalawa, pictures namin together. Tapos may sinasabi pa na chinit ko daw yung husband ko. Eh siya, chinit ko. Hindi ako ganun. Pag meron ako isang taong sa buhay ko, stick to one ako. Pero oobserbahan kita.
Kung totoo ka sa akin, kung talagang mahal mo ako, totoo. Kaya lang, mahal niya ako eh. Mahal niya naman talaga ako eh. Napapansin ko naman eh, yung bago ko ngayon. Mahal niya ako, pero masakal. Alam mo yun? Iwas ko muna sa boy na yan. Selfish yan. Ayusin mo na. Yeah. Ay, ano ko naman yung buhay ko eh. Nahawakan ko naman ang maayos yung buhay ko. Kaya lang, sa sitwasyon kasi naming dalawa ngayon, magkasama kami sa bahay. Okay? Magkasama kami sa bahay, mas marami akong bahay ko yun. Bahay ko yun, siya. Siya kasi, military din siya, sundalo din yun, okay? So, military din siya. Bahay ko yun. Tapos, lahat ng gamit niya nandun. Parang kahit saan ako pumunta, gusto niya, naimbestigahan niya ako. You know? Ang hirap, tas nagmamakaawa, luluhod, kasabihin sorry. You know, sana ang choice ko pag pray kita. Kita mo sa akin. Ano? Diba, ilang beses na nangyari sa amin yan na nagmakaawa, lumuhod. Minsan nga niloloko na lang ako ng mga kaibigan ko. Talaga ang ganda-ganda mo. Talaga madam, di ka maiwan-iwan. Hindi yun eh. Gusto kong makawala eh. Kaya lang paano ako makakawala? Wala akong choice, you know. Sa kahit saan ako magpunta. Kulang na lang ipablatter ko talaga. Kaya lang naawa naman ako sa kanya. Pag ginanon ko siya, kasi baka mawala naman siya ng trabaho. Parang napakasama ako naman. Ano ba? Parang sama sa... Diba? Parang, yeah, deserve niya din, pero... Adam, wag ka mag-sign ng divorce paper kaya na naman naman. Hindi pa kami divorce sa kasawa ko. Ano lang, pull off kami. Cool off kami. Siya yung nagloko, hindi ako. Okay? Sa mga nagsasabi na ako yung naghanap, no. Hindi po totoo yan, ha. Pinapaliwanag ko yung sarili ko. Hindi totoo yan. Yung asawa ko yung nagloko, hindi ako. Siya yung hindi na kontento. Siya yung hindi na kontento sa akin. Siya yung LDR. Siya yung nag-abroad. Siya lang yung sinasabi nating umalis na nag-abroad. Pagbalik, iba na. Yun, hindi po ako yun. Kasi ako, paanti lang ako dito sa asawa ko. Naiyak ko na to kanina. Iniyak ko na ng maraming beses. Ubus na nga yung luha ko. Kaya nga, kada post ko ng video sa inyo, positive ako lagi. Kasi, like sinasabi ko, hindi nyo alam yung pinagdadaanan ko. Behind ng lahat ng video ko, behind lahat ng ginagawa ko sa camera, is pinaplastic ko yung sarili ko para lang maging good vibes ako sa inyo. Para lang hindi kayo ma-upset or you know, like na ito, nangyayari na to. Diba? Mag-out kaya in public. At ito pala, pinapaalala ko, yung asawa ko, si Afam, wala na siya sa military. Okay? Hindi na siya military ngayon. Mas pinili niyang wag na mag-military then naghiwalay kami. Eh, don't know kung bakit. So, wala na siya sa military, wala na kaming dalawa, iba na yung trabaho niya ngayon, ando na siya nakatira sa nanay niya, wala na siya sa bahay namin. Ayun, yun lang. So, magbabasa na ako ng comment ngayon ng opinion niyo. Wag naman sana kayong magbabasa kasi wala naman akong ginagawang masama. Adam Kilay, cheer up. Sabi ni Rose Nerin Bunyi Ginday, sakto-sakto yung video niyo ni husband na sumikot yung lemon. What if someone take me away from you? Parang nangyari. Yeah, yung video namin sa taas, yung nasa nakapin post, siya yung nag-give up eh. Baligtad yan. Baligtad yung nangyari. Siya yung nagsabi na I'm gonna fight for you. But hindi siya lumaban. Ako yung lumalaban. Baligtad nga. Tapos yung video pa namin na, what do you call that? Sabi niya na, stop thinking about negative things. Think about positive things. Pero siya yung nagne-negative. Ako yung nagpa-positive. So, kabaligtaran yon ng sinabi niya. Kasi nga nagbago na siya. People change, sabi niya. Cara Trinidad, naku madam, bigyan mo ng leksyon ng lalaki dahil madaming nakakita. Be strong. Let go and let God. Yung mga entry ng mga lalaki, madam, dati sila sa sinas. Yafam sa mga video mo, yung pala sila, pala may gana magloko. Ang taso ng divorce sa mga military, police, or firemen sa US, sana maging okay kayo.
Yan nga, siguro, ano daw, ay salute yung mga ako, kaya naman natin pagsubok sa buhay mo. Huwag niyo na akong i-bash kasi wala akong ginagawang masama. Kung nakita niyo man yung picture na yon, sorry. Kasi minahal ko rin yun naman tong lalaking to yung nag-post niyan. Hindi niya lang talaga matanggap. Nahihiwalayan ko siya. Ayoko na kasi. Diba ba? Ayoko na. Gusto ko nang bumitaw. Tinatawa ko na lang to para hindi ako umiyak. Gusto ko nang bumitaw sa kanya kasi masyado ko na ako nasasakal. Pero kasi nga ayaw niyang humiwalay ako sa kanya, ayaw niyang mawala ako sa kanya. Ang ginawa niya pinost niya to sa social media para daw mapahiya ako, para daw maano daw ako sa social media. Tama ba 'yon? May mga lalaki talagang ganyan eh. Talagang hahawakan ka sa leeg, iba-blackmail ka para mo hindi ka mawala sa kanya. Minsan may mga babae din ganyan. You deserve someone better. Keep on fighting life must go on. True of love you. By Roland Edna Mons. Be strong. Barbie May Gisalan, hello sa'yo. Top number one, cute si ako. Ipatulpo mo na yung boyfriend mo yung madam ng madalas. Kung pwede lang ipatulpo eh, no? Pinagdadaanan niya ng kapatid ko, almost the same. Kanina, iyak ako ng iyak, dumating ako dito sa bahay ng kaibigan ko. Wala akong ibang makausap eh. Wala akong ibang mapuntahan. Kasi hawak niya lahat ng susi ng bahay ko, susi ng kotse, lahat ng ano ko, pinangahawakan ko, lahat, bank account, lahat. Wala akong card, wala akong dalang pera. Ngayon, nasa kanya. So, wala akong choice. Maraming salamat sa suporta nyo, ha. Hayaan mo, madam. Pisa, madami kung ano pisa. Na may iba kang kasama. Na-explain ko na yan. Na may iba akong kasamang lalaki. LA o Vienna, Lucero. In-explain ko na yung side ko. Meron na ako ibang lalaki. May bago akong boyfriend ngayon. Pero siya nga po yung nag-post niya. Siya yung blackmail sa akin yan. Dahil nga gusto ko na siyang hiwalayan. Ayaw niyang humiwalay sa akin. Kaya nag-post niyan, change mo yung password. Dala niya yung cellphone ko eh, pati nga yung Instagram ko. May pinopost siya dun sa Instagram ko. The best way itong ginawa mo para malaman namin yung side mo nung nakita namin hindi kami ng Diyos. Pero na. Yeah, alam ko marami talagang manginayang at magugulat. But, hindi ko alam eh. Gusto ko pa nga, ewan ko, hindi ko alam. Nag-uusap pa kami ng asawa ko, pero yung last usap namin is so, nag-aaway na kami. So, di pa namin alam. Pero separate kami ngayon. Di pa kami divorce. Meron na kasi rin siyang iba. Meron na din ako. So, ang gusto ko nga, maging friends kami na lang. Pero, mukhang malabo dahil ayaw ng nanay niya. Kalabang ko talaga dito, Bianan eh. Yung biyanan talaga yung number one kong kalaban dito kasi yung biyanan talaga yung ayaw. Yung biyanan ko talaga yung pumipigil sa aming dalawa. Ano daw? Stay na lang pa strong. Strong po talaga. Sarap turuan na siya. Nakakainis kayo mga lalaki. Pagkatapos yung kaming pagsawaan. Pagkatapos yung pagnasahan yung pagkababae ko. Tawa ko na lang to saglit. Pagkatapos yung pagnasahan yung pagkababae ko, pagkatapos yung naspagin yung aking nagmumurang katawan, nagmumurang katawan. iiwanan nyo na lang, di ba? Wala, sawa na daw siya eh. Tsaka gusto niya naman ng iba, so let's deal with it. Nasa kanya naman na yun eh. Pero kung kami talaga, kung babalik siya, edi wala. Ayoko na lang. Wala na adihin. Well, kung bumalik naman yung asawa ko, tapos maging okay kami, I don't know, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero nag-uusap pa naman kami dalawa. Ano daw? May second chance pa ba with Afam? Bakit si mother-in-law ang makikisama kasi mamas boy? Medyo mamas boy talaga. I mean, kasi bawat pag meron kaming disensyon dalawa, tinatanong niya muna yung nanay niya.
Kaya siguro dahil na din doon, makananay talaga yung asawa ko eh. Ah, ganun ba? Now that you lie, try to compose yourself na at mag-say bye na muna sa amin, then go to police para kunin mga bilang so we will understand. Bukas ko nga gagawin yung, kasi wala siya, nasa work na yung lalaking nag-post nito eh. Nasa trabaho na siya ngayon. So, ginawa niya yun kanina bago siya pumunta ng trabaho. Panggabi kasi siya. So, ayan talaga. Grabe si Afam, kumusta na yung stepson mo? Kawawa naman, parang love ka pa naman nung bata. Yung bata, hindi ko siya isasali sa ano kasi wala siyang ginagawang masama. Yung stepson ko, nandun sa lola niya. Ayun, masaya sila dun. Alam mo, magayong mata ko kanina pa talaga ako umiiyak, be. Hindi ako makapokus sa iba kong ginagawa. I admire selling stock. Top things over, madam. Diba? Ang galing kong magtago, diba? Actually, 10 months na. 10 months na kaming hindi nagsasama. Kasi, number one, ayaw niya na sa social media talaga. Pinagkawayan ni kasi namin ang asawa ko yan. Ayaw niya na talaga sa social media. Then, meron ako isang pinost na video na galit siya. Sabi niya na, sabi ko nang ayaw ko. Medyo okay pa kami that time eh. Ayaw niya na talaga sa social media. Then, nagbago na siya, hanggang sa nagbago na ulit, nagbago pa rin hanggang sa lumala yung pagbabago niya, huwag na daw siyang ipopost, bla bla bla, tapos yung nanay niya umiepal na ganito, ganyan, sabi pa ng nanay niya, you can explore more, bla bla bla, wow, kinunsinti talaga yung anak ha, hindi ba pwedeng kausapin mo yung anak mo kung pwede naming ayusin yung problema namin, hindi yung susuhula mo pa yung anak mo na you can explore, mga hayop kayo, pagkatapos ng lahat, 'di ba? After all, parang hindi niyo man lang binigyan importansya yung pagsasama namin ng anak niyo, ng anak mo. Eh doon ako talaga na ano eh na nawala ng gana sa biyanan ko. Kahit iwalay na kayo, madam, asawa pa rin tawag mo, ibig sabihin mawahal mo pa siya at may chance. Alam ko naman asawa ko, siya lang yung nag-give up sa akin. Alam ko asawa ko. Hayaan mo mawala ng trabaho ang jowa mong gago, hayop siya nararapat. Wala na sa military asawa ko, mga chaps. Hindi na po siya military ngayon. Hindi magulo dapat ay isasama na. Para buhay, hindi magulo dapat ayisin mo sa tama. Akala ng mga lalaki, flirt, mga pag-usin ka. Dapat ayisin mo at pariwanag kung ano trabaho mo talaga kung single ka or nag-vlog ka ng buhay mo para, ano na? May mo para alam ng tao. Ano daw, para buhay hindi magulo, dapat ayusin mo sa tama. Akala ng mga lalaki, flirt, makipagrelasyon ka, dapat. Ayusin mo dapat maliwanag kung ano ang trabaho mo talaga, kung single ka or nagbablog ka ng buhay mo para alam ng tao. Singer po ako, marunong ako manta. Marunong po ako manta, marunong ako mag-vlog. Hindi pa ako nagpa-flirt ng tao. Hindi ako marunong mag-flirt. Sinasabi lang, relate, madam, ganyan din biyanan ko at nakatira kami dito sa Germany. Madam, wala na yung mga post nung ex mo, di na nakita sa page mo. Grabe naman yung mga basya, akala mo mga perfect. Hindi nagkakasala. Iyak na, ano? Iyak lang, madam, bukas. Sino yung mga nagbabasya akin? Nabasa o kaya yun? Sabi pa nung nag-post, so, grabe ka, madam. Ikaw pa naman nagsasabi ng nagagalit ka pa naman kay Jade kasi nanlalaki si Jade. Tapos ikaw pala yung may kabit. Hoy! Hindi mo alam yung sitwasyon ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung sitwasyon ko kung ano nangyari, di ba? Wala kang alam sa buhay ko. Wala kang karapatan para i-judge ako. Sino ka para sabihin kung anong tama at mali sa buhay ko? Sino ka para sabihin sa mga tao na ganito akong klaseng tao? Hindi mo ako kilala. So don't judge me. Because I'm not the judge. I'm a lawyer. Sana maayos kayo niya pa, mahasman mo siya ang habang hindi pa kayo divorce. Basta mo lang. Hindi pa kami divorce, pero yun na yung talagang decision namin, be, maging separate mo na kami kasi meron na siyang iba. So, hindi ko naman siya masisisi. Kasi yun yung pinili niya. Yun yung pinili niyang buhay ngayon. So, we'll see.
ano mangyayari. Maganda kung magkakabalikan kami, pero I don't know. Hindi ko pa alam. Mag-file ka ng monopoly mo ng parahati kay sakita ni Afam. Hindi na ako mag-file ng ganun. Ayoko nang mag-file ng ganyan-ganyan na parang may makuha ako sa asawa ko. Kasi hindi naman yun ang gusto ko eh. Hindi naman pera habol ko sa asawa ko eh. Ang habol ko sa asawa ko, yung puso niya, yung pagmamahal niya bumalik sa akin. Pero wala na yun dahil nga marami nang kumukontra. So, it's fine. Hindi po pera habol ko sa asawa ko. Eh. Mahal ko lang talaga siya. And, natin magagawa, ganun talaga ang buhay. Sa bunuta kita pa rin na lang yung sakit na maramdaman mo. Kaya minsan nakabisik yung binan, no? Yung mga biyanan talaga, no? Ang sarap tirisin, no? Okay, sana kung close kayo ng biyanan mo, mas maigi yun. Pero yung mga biyanan mo na pakailamera talaga, no? Patanungin pa sa akin, oh, nagbayad ka na ba? Nagbayad ka na ng bills? Nagbayad ka na ba ng ganito? Gagunonin pa ako ng biyanan ko. Bakit? O ikaw na lang mag-asawa sa anak mo, o ito yung mga bill bayaran mo. Yung ganon. Kaya hindi ko talaga maisip bakit ganon. Madam, I am your avid fan. Everything will be alright. Magkakabili ako na. Means to be, it will be. Pag may paglaban, di siya deserve. Tuloy mo lang ang buhay. Naturi niyang military siya, pero mamas mo. Anyway, men are so many kaya cheer up, Madam Kilais. Hey, say you, Grace. Thank you so much, Grace Galang and Carmela Nicolas Francisco. Thank you so much. Ma'am, pinaunahan ko kasi madami ibang namumuski agad, sarap manapak. Di ba? Hindi lahat na nakikita nyo. So, nako, busy talaga. Pero salamat pa rin. Dami talagang nagmamahal pa din sa akin. Salamat sa suporta nyo. Ay, nako. Kanina sobrang stress ako dahil layo ng nilakad ko, tapos nag-aaway kami nung isang afam na kasama ko ngayon, jowa-jowaan ko na afam. Talagang ayaw niyang bitawan talaga to, te. Sabi niya, mahal naman. Yung bagong afam ko ngayon. Sabi niya, dahil mahal na mahal kita, sabi niya, I can't sleep without you. Sabi niya, if kung ihiwalayan mo ko, edi magpo-post ako sa social media, sabi niya. Kaya ginawa niya yan kanina. Sabi niya, kung ihiwalayin ko daw siya, ipopost ko ito sa music. Tapos, nasasaktan ko na siya, pinapalo-palo ko na siya kanina kasi ayaw niya akong palabasin, te. Tapos yun nga, pinagkukuha niya yung susi ng sasakyan, susi ng bahay, pati mga bank account ko. Kaya ginaganon ko talaga siya. Sabi ko, amin na, amin na, amin na. Tapos ayaw niya ibigay. Tapos sabi ko, magsusumbong ako sa police, ganto ganto. Tapos sabi niya, ah, tinitret mo ako, bla bla bla. O sige, ipopost ko to social media, sabi niya. Kaya pinost niya to sa social media. Madam, love you so. Mahirap kasi pag ganyan, madam, pag masyado na-update ang buhay mo, kaya pinakikira mo, makatatag ka lang ganyan. Madam, yan ang hirap, magpagaling ka. I know how strong you are, kaya mo yan. Maraming salamat mga bebe. Nubo na ako kasi lain ng nilakad ko, be. At ang lamig-lamig sa labas. Sobrang lamig sa labas. Tapos, syempre, sanay ako na may sasakyan dito. I mean, sa Pinas, okay lang. Hindi naman malamig pag naglakad ka dyan. Eh, ngayon, ang sobrang lamig sa labas. Tapos, nilakad ako ng napakalayo. Tapos, naka-jacket lang ako ng konti. Nag-change password ka na at yung bank account mo. Oo, nag-change password na ako. Yung bank account ko naman, hindi niya naman alam yung ano nun, PIN. Pero, i-report ko yun sa banko ko. Kung si Apa mo dati binitawan ka kami, hindi ka namin. Ay, salamat naman, Rodora Della Vega Gabuya. Maraming salamat. Madam, next vlog mo pa shoutout sa mga pakalamang Vietnam, hindi kami mukha. Diba? Meron na akong video noon sa mga Vietnam. Ibang Korean din, mama's boy, sunod-sunod. Hala, obsessed na yung new boyfriend mo sa'yo, iwasan mo. Obsessed talaga yung bago kong jowa, B. Sobrang obsessed, parang paranoid ba? No? Ha?
Gaganda ko talaga sa personal. Talaga maganda kasi ako pa talaga bi sa personal. Ang layo talaga sa video sa personal. Sobrang ganda ko talaga. Yan, sobrang obsessed talaga sa akin mo. Tapos yung syempre yung... Tingnan mo man, tinan mo, wala pa nga akong makeup eh. Tapos, gigigil siya sa akin. Ayaw niya akong layuan. Ayaw niya akong hiwalayan. Kaya sabi niya kung hihiwalayan daw siya, yun nga, ipapahiya niya daw ako sa social media. Ipapost niya daw yung mga pictures namin. Tapos, sasabihin daw niya na wala na kami talaga ng asawa ko. Siya na daw yung boyfriend ko. Ganun. Pero kahit ganito yung pinagdadaanan ko, happy pa din ako. I'm very positive person talaga. Hindi ko masyadong pinoproblema. Hindi nyo nga nahalata na may pinagdadaanan ako. Kung hindi pa na-post to. Kung hindi niya pa pinost yung picture namin, hindi niya naman nalalaman na may pinagdadaanan ako, di ba? Kasi positive akong tao. Ano mangyari sa amin ng asawa ko, hindi ko yun pinangangalandakan sa social media. Masaya, malungkot, hindi ko yun inano. Hindi ako naghahanap ng kakampi. Ngayon ko lang yan nalabas sa inyo kasi yun nga may nag-post. Siya, yung jowa-jowaan ko nga. Sayang. Mabait naman yun, seloso lang siya. No? Ba? Mabait naman talaga yun. Nasyado lang siya na paranoid sa akin ba? Tsaka sobrang seloso. Wala, uy, wala na ang malubat na yung laptop ko. Wala pa naman akong cellphone ay. Everything has a reason. Just be strong and pray and I know you'll be fine. Gawan mo video mga apam na may mga malakas mga asar pero madali din mapikon. Ah, partida madam, wala ka pang kilay niyan talaga. Obsessed niyo apam mo. Obsessed talaga siya sa ano ko ba. Kagandahan mo. Kay rare nga. Rare talagang beauty. Sobrang exotic ba? Hindi niya maiwanan. Tignan mo, oh. Ganda ba? Tumatawa ko. Wala ka support, ha. Mamaya. Tawa-tawa lang ako nito, pero mamaya magkikita kami kay ipupuntahan ko talaga sa pulis ba? Paano? Paano pag pumunta sa pulis tapos manghingi ng patawad? Anong gagawin niyo? Anong dapat gawin? Lalo pag pumunta sa pulis tapos mag-beg. What is the best way to do? Ha? Pag nanghingi ng tawad ba? Eh, yung mga gamit namin kasi, nandun pa, yung mga gamit niya nandun sa bahay ko. Ang mga gamit niya nasa bahay ko, be. Anong gagawin natin pag nandun? Pag nag-beg ba? Di pwede yan sa labas na kay katungog nga mo report. May the first na halata ko noon pa na may parang something kasi din. Hindi na kayo gumagawa ng video na hawa. Hindi, kaya talaga kami hindi gumagawa ng video ni Afam. Kasi nga, ayaw niya na talaga noon. Since nung dumating siya, ayaw niya na talaga. Tapos yun nga, after a few months, nagbago na nagbago, lalong lumala yung pagbabago. Tapos hanggang sa umuwi siya sa kanila, nag-quit na siya sa military. Tapos, wala na. Tapos yun, after madami na namang months, makalipas na yung buwan-buwan, nagkaroon na, meron na siyang iba. Bago pa siya pala dumating dito, meron na pala siyang iba. Gago. Gago yun eh. Hindi ko alam, meron na pala siyang iba. Di ba sa story ng buhay ko, nagkahiwalay din kami ng asawa ko. Nagkaroon din siya ng iba noon, tapos nagkabalikan lang kami. Tapos ngayon, hiwalay na naman kami, ewan ko kung magkakabalikan ulit kami. Huwag mo hayaan na masaktan ka, please. Kung talagang ayaw mo na makapag-settle ka na panumayas na iwalayan. Kasi nakatakot mga obsessed na tao. Sabi mo, if you really love me, set me free. No second chance, madam. Ulitin niya. Patuloy na. No second chance. Nagawa na niya yan na masusundan pa yan. Kaya tuldo ka muna ilabas lahat ng gamit. Ilabas na ipahakot sa kanya, sabi ni Jenny Gustiada Solano.
Wag na po pagbigyan, madam, di ka na masaya sa kanya. Stress ang abot mo, mahal ka na sa kanya. Diba? Mahal na ako. Sinasakal naman ako. Ako naman, konti lang yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi hindi pa ako nakaka-move on. Kaya pam. Mahal nga ako, pero nasasakta naman ako. Kasexy ko ba kasi ba? Hindi ba iwanan din mo? Tinan mo kung kagano kasexy ba ni Madam Kilay ba? Kasexy ko ba? Wah? Uy, tanawa na. Kasexy. No? Uy, tanawa na. Wala ko silpon-silpon na. Kasexy ba? Tiyara! Uy, pagkasexy ko ba? Tanawa na. Wala ka suporta sa... Kaya na ayaw siguro tinghanan. Kaya na-office mo sa akin. So, pagka-perfect mo. Pag maganyan ako, pag magaganyan ako. Ganyan kasi parang abang si Katrina na ganyan sa mati. Pag maganyan ako, tasawiin ko yung buhok kong ganyan ba. Mag ano siya, mag wow. Gorgeous. Gano. Alam ko, namatay na. Nalobo.